Good morning. Kamusta na kayo? Sobrang tagal kong hindi nakapag-vlog kasi nga busy sa trabaho at saka busy sa pamilya. Mamaya nga pala i-vlog ko Suzuki APV manual transmission 2022. Kung ano yung advantages niya saka kung ano yung mga disadvantages niya. At i-explain ko rin mamaya kung paano kumonsumo ng gasolina itong si APV 2022 manual. Sana tapusin niyo yung vlog na yon kasi may mga ipapakita ko doon kung bibili nyo man itong unit na to, itong sasakyan na to, is pag-isipan nyo, saka ipag-pray nyo kung talagang ito na talaga yung desisyon nyo na bilhin yung sasakyan na to. Sa pamilya namin is sulit siya, saka okay na to para sa amin dahil itong van na to ay pang-pamilya at pang-negosyo, tapos pwede rin siyang pang-carpool. Kung nakatambay lang naman sa bahay, pwede nyo siyang pagkakitaan. So, yun lang mga ka-intentional. Bye-bye po, mamaya na lang. Ang sukat pala ng kanyang rim is 14 inches with 5 holes. 5 yung butos niya bale. Ang gasolina pala niya is unleaded, tapos manual lang yung kanyang susian. At ang kanyang fuel tank capacity is 46 liters. At kung mapapansin nyo, kakaiba tong si APV kasi nga yung kanyang gasoline tank is nasa bandang kanan, nasa shotgun seat. Ito naman yung kanyang back door and then manual din siya, yan yung kanyang susian. Sobrang basic lang niya. Tapos ito yung makikita mo sa kanya. Yung upuan niya sa likod, mga lodi, na titiklop siya, na popold at pwede rin siyang tanggalin. So ayan yung kabuuan ng loob niya. Yan, medyo madilim lang, pasensya na kayo. Yan. So ayan yung kabuuan niya. Tapos ito, ayan, car matting yan, hindi pa siya nai-install. Bali nila pag kulang siya. Tapos dehydraulic din siya. Yan, dalawa yung hydraulic niya. Yan, okay naman siya. Matibay naman yung bakal. And then meron siyang ilaw sa likod. Pag nagpreno ka, umiilaw din yan. Kaso nga lang gawa yan sa plastic. Plastic na matibay. Yung kanyang tailgate trunk is gawa sa plastic. Pero matibay siya na plastic at makinis. At ito yung makikita nyo sa kanyang likod. Pag binuksan mo yung kanyang pintuan doon sa likod, mga lodi. Yan, 'di ba? Simple lang siya. At ito naman yung kanyang tail light, maliwanag siya lalo na sa gabi. Yung kanyang handlebar is gawa din sa plastic na matibay. Tara, silipin naman natin yung middle row. Ito naman yung middle row. Ayan yung makikita nyo. Yan, yan yung loob niya. Maluwag din siya. At ito plastic din 'yan, and then ayan, plastic din ito. Plastic din 'yan. Tapos ayan, basic lang din yung kanyang lock, yung door lock, yan. Tapos mayroon siyang ilaw sa likod, meron din siyang ilaw, yan o, makikita nyo. Yan, yan yung forma. And then yung kanyang side mirror, gawa din sa plastic yan na matibay. At manual din siya. Tapos yung kanyang wiper, yan, very basic lang na bakal. Ito naman yung kanyang ilaw sa harapan at sobrang liwanag, ganda. Meron din siyang ilaw dito sa gilid, dalawa yan, magkabila, left and right. Pagka nagsisignal ka, gumagana yan. And then yung kanyang grill, yan, gawa din sa plastic na matibay din. Suzuki logo, maganda. Yan yung kanyang grill. And then ito naman yung kanyang bumper, gawa din sa plastic na matibay. Less kalawang, mga ka-intentional ang ating Suzuki APV. Yan, sobrang ganda ng bumper niya. Plastic lang din yan. So, silipin natin yung loob. Yan, yan yung kabuuan niya, yung sa loob niya. Shotgun seat, then driver seat. Yung kanyang handbrake, gawa din sa plastic. At basic lang din, yung parang L300.
Tapos ito yung kanyang loob, yan yung kanyang dashboard, plastic din. And then yung kanyang speaker yan, makabila, left and right, ganun yung speaker niya. Yan yung manibela niya, makinis, maganda. Sukatin natin, nakakuha tayo ng Metro. Bali 14, yan pumapalo ng 14 inches yung kabilugan ng manibela niya. Para magkaroon lang kayo ng idea, para hindi naman ano. Tapos ito, manual din yung kanyang transmission. And then synthetic leather, merong cover na synthetic leather yung kanyang transmission. Tapos yung kanyang ilaw sa harap, yung rear mirror, tapos yung sun visor, plastic lang din. Sobrang basic lang din yung pagkakagawa, pero mukhang matibay naman. Yan, magkabila yun, left and right, meron kang sun visor. Tapos yung beverage storage yun, makikita mo, yun o. Yan, beverage storage. Then ito naman yung sa kanyang, yung sa AC, pag-adjust ng AC. Tapos yung kanyang car stereo, may stereo siya, basic lang din. Ayan, hazard, tapos may storage din doon. Meron siyang airbag sa harap. Yan yung pinakaharap niya. Yan, plastic. Tapos maganda yung Suzuki logo din niya sa manibela. Then ito yung odometer niya. Yan, very basic lang din. Odometer and then fuel gauge. Tapos yun, no, yung heat saka cool ng makina. Meron din siyang compartment storage. Yung tinatawag nilang lagayan sa loob. Meron. Ito yung legroom niya. Pumapalo siya ng 16, sabihin mo ng 16 inches. Middle row yan ha, middle row. Middle row, legroom. So yan, kung matangkad kayo, pasok pa rin kayo dyan. Tapos ito naman yung taas. Yan. Standard na lang yung taas niya, hindi siya nabababa, hindi siya natataas. Fix na yan. Nasa 12 inches yung taas ng upuan. Yung kanyang step board is basic lang din. Matibay yung pagkakagawa. At madaling linisin, no? So, ito naman yung clearance ng gulong. Yan, makikita nyo naman sa Metro yung kanyang sukat. Sinukat ko ng Metro yan para makita nyo yung allowance na, yung clearance para sa ganun. Kung gusto nyo lakihan yung gulong o liitan, pwedeng pwede. Tapos ito yung sukat niya sa likod. Mataas siya, mas mataas siya sa Innova. Kaya pag baha, dinadaan kayo sa mga baha is hindi kayo kakabahan. Sukatin naman natin ng manual yung kanyang haba. Yan. Para sa ganun, mayroon din kayong idea. So from 1 inches. Yan, tapatan. Harapan. Tapatan yan. Ha? Yan pinapakita ko sa inyo po. So yan, pupuntahan natin. Lakad tayo. Lakarin natin hanggang dulo. Abutin natin hanggang dulo yan kung ilang feet or inches. 13 feet or 156 inches ang kanyang haba. Yan, tansado nyo. Kailangan matansan nyo siya. Para sa ganun po, magpapagawa kayo ng garahe. Ito naman yung kanyang likod, saka yung taas ng tambucho. Tapos meron siyang dalawang reflective light. Yan, makabila. Kaliwat kanan yan, no? Reflective light yan tawag dyan. Sa taas ng driving seat, meron din siyang manual antenna para sa radio natin. Very basic lang din. Ito naman yung forma ng ibabaw niya, yung kanyang bubong. Yan, makinis. Maganda, walang dents, walang yupi. Dito naman sa middle row, tatlo pwedeng umupo dito eh, pero maluwag siya. Kaya susukatin natin ng manual na Metro kung gaano naman sa kahaba. Yan, pumapalo ng 49 inches. Maluwag po sa tatlo yan pag Asian size. Punta naman tayo dito sa driving seat para maipakita ko sa inyo yung bukasan ng hoods dito sa harapan. Kung so tara, punta natin yung harap, tapos salakwitin mo lang yan, kawitin mo lang ng daliri mo yan, and then i-open mo na lang yan. Sobrang basic lang yan. Tapos ito, normal lang din yan, yung kanyang stand na yan. Ito po ay brake fluid, yung puti na yan na may cover. Brake fluid po yan, lagayan ng brake fluid. Ito naman yung tinatawag nilang manual car scissor jack. Tapos ito yung pambaklas ng gulong. Meron din kasama. And then yan yung relay niya. At yung engine coolant, yung color green yung engine coolant niya. And then yung lagayan ng tubig, ng wiper. Yan, puno pa.
Dito namang hose na to, ang purpose nito is dito dumadalo yung tubig pagka maglilinis ka ng windshield mo. Yan, basic lang. Ito naman yung kabuuan ng harapan ng Suzuki APB. Yan. Para makita ninyo, magkaroon po kayo ng idea. Meron ding ditong nameplate na kung saan nakalagay yung chassis number. Yung kanya pong hood prop rod is basic lang din siya. Pasensya na po kayo, ayun lang po muna yung ma-share ko sa inyo pagdating dito sa harapan ng Suzuki APB. Silipin naman natin yung cowl panel grill ng Suzuki APB sa harap. And then dito na rin yung kanyang drain outlet kung saan lumalabas yung tubig pag umuulan. Silipin naman natin yung last row seat kung ano yung makikita natin doon. Yan, maluwag din siya at syempre sobrang komportable yung nakaupo dito sa likod. Meron din siyang roof or grab handle dito sa likod, magkabila, left and right. Kompleto sad. Meron din dito sa middle row seat na roof handle or grab handle. At dito din sa shotgun seat, meron din siya. Yan. Dito sa driving seat, wala kasi pwede naman daw humawak sa manubela. Sukatin naman natin ngayon yung taas ng Suzuki APB from ground to roof is approximately 6 feet. Yan. Makikita nyo naman sa Google kung ano yung mga dimension ng Suzuki APB. Kapag sinilip naman natin sa ilalim is nandun yung spare tire niya, dun siya nakakabit, dun siya nakalagay sa ilalim. At ito naman yung shock absorber niya, makabila, left and right. Yan. Sobrang yung Suzuki logo gawa sa plastic. Yan yung nasa gitna ng rim niya. Lahat po ng kanyang susian sa pintuan, sa driving seat, saka sa shotgun seat is manual. Ito rin po, manual din po yan. Ito naman sa shotgun seat, manual. Pagdating po dito sa middle row is wala na po siyang susian. Wala na. Ito naman po yung sukat ng legroom ko dito sa driving seat. Ayan, ayan yung po yung sukat nung sa akin kasi nga 5'7 lang yung height ko. So nasa 10 inches lang siya. Maluwag pa rin. Dito naman tayo sa pag-fold ng upuan dito sa middle row. Yan. Iangat mo lang yan, nandyan yung kanyang angatan. And then, hatakin mo lang yan pataas. Tapos, mabubuksan na yan. Pwede mo na siyang i-fold para makapasok naman yung mga sasakay na pasahero doon sa may last row seat. Very basic lang siya mga ka-intentional. Ito naman yung kanyang last row seat. Yan, maluwag yan. Tapos, na-fold din yung upuan niya. Meron din kasamang seatbelt na tatlo. Yan, seatbelt yan. Meron din. At meron din siyang seatbelt sa gitna. At dito naman tayo sa kabila, sa left side. Yan, ganun pa rin. Iangat mo lang din yan. Tapos, ma-fold na siya, mabebed na siya. Para sa ganun, meron na namang access yung mga sasakay naman doon sa likod. Yan, tapos iangat mo lang yan. Maluwag siya. Yung legroom pala, nung last row, pag umupo ka, from dun sa upuan hanggang dun sa may likod ng upuan ng second row is mga nasa 10 inches yung kanyang haba. At ito naman yung kanyang lapad, 1655mm in width or 5.43 in feet. Yan, para meron kayong idea. At dito na po natatapos yung ating vlog patungkol dito sa Suzuki APB Manual Transmission 2022. So, thank you mga ka-intentional at huwag kayong magsawang sumuporta sa aking vlog. At paki-hit na rin ang subscribe button. Thank you for watching and God bless you all. Bye-bye. See you on my next vlog.